Hello! Magandang umaga mga kaibigan. Welcome po dito sa Kalusugang Kakabilib sa DWIZ. Sunday na naman, syempre, kasama natin your friendly pediatrician and Pogi online. Dr. Ato, Dr. Marthony Basco. Hi, Doc! Hey! Good morning mga kabilibers. Magandang umaga sa ang sulok man ng daigdig Internet Universe. Nandito na naman ang inyong tropa ng Kalusugang Kakabilib, your friendly pediatrician online. Sumasayin papawid ngayong araw ng Linggo. Magandang umaga. Kumusta kayo dyan, Maru? Yes, okay. Pero Doc, tatanungin ko lang, kompleto na ba yung bakuna mo sa COVID? Oo. Nakadalawang dose na tayo. No? Pati ang aking mga magulang at ang aking asawa dito sa lungsod ng Marikina. Yan, nakompleto na namin. Oo. At ang maganda nga rito, Maru, no, isegue nga lang natin na hindi kinakailangan kung ano yung tatak ng bakuna. Oh, kaya merong nagpo-push ngayon yan, eh, no? Yes. Kahit na anong bakuna ay considered safe dahil dumaan nga ito sa mga proseso at pag-aaral. Kaya mas mabuti pa rin na nakikinig po sa mga tama no, at authority pagdating po sa health at kalusugan, kagaya dito sa atin, sa Kalusugang Kakabilib, no? Para mas maganda ang inyong consent, no, at kayo ay fully informed tungkol sa inyong mga bakuna. O, bakuna saves lives. Hindi lang bakuna blouse. Anyway, Doc, pero ngayon, ito pa ang makakasave ng life ng inyong mga anak pag napag-usapan ito. Akala natin, kapag taba-ching-ching, cute-cute, ayan, tuwa-tuwa tayo, di ba? Lalo na habang namumutok yung mga pisngi. Kaso, napapabayaan. Oo, napapabayaan sila at minsan nadadala nila yan hanggang lumaki sila. Ganun pa rin yung kanila mga weight na obese. Tama ka dyan, Maru. At alam po ninyo, yan ang isa sa pinakamalaking naging consequence ng COVID. Nung nag-stay at home, masyadong na-focus sa COVID. Nakalimutan na yung tinatawag nating mga non-communicable diseases na halos lahat po nagsisimula kapag sila ay bata. Kaya yan ang pag-uusapan natin, Maru. Ang ating dictum for this morning, a fat child is not a healthy child. Yan, ha? Pero kasi sabi nga nila, kapag ka ang bata ay malusog, mataba, talagang lumolobo, no? Parang pumuputok-putok, di ba? O, ito raw ay sagana. Well, contrary to that popular belief, Maru, marami ang consequences ng mga batang ito. Pero syempre, kailangan simulan natin. Ano bang pinag-uugatan, no, ng mga malalaking bata? Oh. Eh, ang una na dyan, genetic. Usually, pag malaki ang magulang, di ba, malaki din ng mga anak. Pero Maru, meron tayong standard pagdating dito sa Philippines. Ano? Ang mga bata po, mga kabilievers, meron pong sukat. Sinusukat namin ang ulo, ang dibdib, pati yung haba ng bata at ang timbang. So apat ang sinusukat pagka anak ng bata. Yung ulo, yung dibdib, yung kanyang laki, no, yung haba, pati ang kanyang timbang. At ito po ay ginagamit natin yung BMI chart kung tawagin natin. Ano ba yung BMI na yan? Yung body mass index, pati yung standard deviation. Ang normal na bata ay may timbang, no, na 2.5 kilos hanggang 3.5 kilos. Yan ang normal Filipino, Maru. And on the average, 3 kilos ang isang normal na batang Filipino, no? Kaya kailangan naintindihan ng ating mga kabilievers na ang batang humigit dito ay okay lang, dapat binabantayan natin. Pero yun ang normal. Ano yung age na 3 kilos? Pagkapanganak. Ah, pagkapanganak. Pagkapanganak ng bata, yan ang normal. At ang normal height ng batang Filipino ay 50 centimeters. Yan na, normal height yan ng batang Filipino pagkapanganak. Now, bakit naman lumalaki yung mga bata na pinapanganak, Maru? Kagaya ng binanggit natin, ano, ang unang-una genetic, pagka malaki yung mga magulang, either yung tatay, foreigner, ano, o kaya yung nanay, no? Medyo big bones kung tawagin nila. Pero bukod dito, Maru, may mga medical conditions, no, na nagbibigay ng malaking bata, kagaling bawa ng diabetes. No? Yes, yes. Kung ang nanay may diabetes, pwede ang anak magkaroon ng diabetes. Meron namang tinatawag na mga hormonal problems, yung may problema sa kidney, ano? Kaya ang mga bata, pagka pinanganak, malalaki sila, no? They are massive. So itong mga bagay na to ay merong mga hudyat o tinatawag na symptoms. Dahil ang mga batang malalaki nga, we usually observe them para sa ibang mga complications like mababang sugar o kaya mataas na sugar. Yung ibang mga bata, pagkapanganak pa lang, Maru, may hypertension na.
Okay? So, yan naman ay mga extreme cases. O may ganun. Oo, dahil may mga problema sila sa loob ng katawan. Pero 95 hanggang 97% of the time, normal naman ang mga bata. So, kailangang masubaybayan ng ating ka-believers ang paglaki ng kanilang mga anak. Ito po ang tip na ibibigay natin. Kada buwan, no, 0 pagkapanganak hanggang 12 months bago mag 1 year old, meron po computation. No po. Ang atin po mga anak ay lumalaki at bumibigat 600 grams per month. Kalahating kilo kada buwan, ano, hanggang umabot sila ng 6 na buwan. So kung ang iyong anak ay may bigat na 3 kilo nung siya ay pinanganak, at siya ay lumalaki o bumibigat ng 600 grams kada buwan, pag siya ay 3 buwan na, ang gagawin po ninyo, 3 months times 600 grams, that's 1.8 plus 3,000 grams dahil yun ang kanyang pagkapanganak na weight, 3 kilos. Ang original, ang kanyang timbang dapat ay 4.8 kilos. So minomonitor natin ito, Maru, no? So kahit wala silang calculator, basta alam lang ng ating mga kasama, no, mga ka-believers, yung timbang ng kanilang anak nung pinanganak, dadagdagan niyo lang ng 600 grams kada buwan hanggang siya ay umabot ng 6 na buwan. Pero Maru, pagdating ng 6 na buwan, bumabagal na ang pagbigat ng bata. Nagiging 500 grams per month. So medyo bumabagal, ano? Dahil ang sabi nila, ang bata raw ay lumalaki na o humahaba. Kung kaya pagdating ng bata ng 12 months o 1 year old, ang kanyang average weight, kung siya ay Filipino, ay between 8 kilograms hanggang 12 kilograms. Ayan, ha? So very important to, Maru, kasi kailangan ma-define natin yung normal weight ng mga bata para alam natin kung lagpas na sila. Mo. Oo. Yes, yung sukatan mo doon sa normal. Now, paano yung iba, baby pa nga lang, di pa kumakain ng solid food, pero lumalaki na sila at bumibigat na husto, Doc. Anong may kinalaman ba yung formula milk na ibinibigay sa kanila? Tama ka dyan, Maru. O na-overfeed ba sila? Yes, kaya very sensitive tayo at very critical pagdating sa pagbibigay ng gatas sa mga bata. The best pa rin talaga is mother's milk, ano? Yes, pero yes, kung hindi kaya, may mga formula milk tayo, formula feeding. Pero be critical, mga ka-believers natin, dahil hindi po lahat ng gatas ay maganda. May mga gatas na puno ng sucrose o matamis, no? Kung kaya ang mga bata, pag ito ang ininom, mura nga siya, pero it causes complications. Kaya ang akin nga magiging tip sa mga bagong parents and even sa mga lolo't lola na merong bagong apo, mag-invest po kayo sa maayos na gatas nang sa ganun. Proper ang calorie count, pati ang nutritional content ng gatas na inyong ipapainom sa mga bata. So yun, Maru, ha? Ang una natin dito ay genetic at medical conditions, di ba? Now, as the kid grows older, kapag siya ay tumungtong na ng 1 taong gulang hanggang 7 taong gulang, Maru, meron din tayong formula sa pagkuha ng ideal na body weight ng bata. So ang computation naman ito ay ganito. Kunin po ninyo yung edad ng bata in years. Halimbawa, 2 years old na bata, no? I-multiply nyo siya ng 2. That would be 4 at mag-add ka ng 8. Ang magiging total ay 12 kilograms. So, ang bata na 2 taon ang gulang, dapat 12 kilos na siya. 12 kilograms lang. Oo. Yes. O, compute natin ito, Maru. Halimbawa, ikaw, meron ka halimbawang anak or apo na 5 years old. Paano mo kukunin ang kanyang ideal body weight? So, yung 5, yung age ng bata, imumultiply mo ng 2. Anong resulta? 10. 10. And then, mag-a-add ka ng 8 kilos pa dahil siya ay Pilipino. So, 10 plus 8 equals? 18. So, yan ang ideal weight ng batang 5 years old. Oh, okay. O, diba? So, hindi lang pala sa taba nakikita, no? Kailangan na sa weight, o. Oh. Kasi minsan tinitingnan lang natin, ako, pag namumunod ng pisngi, minsan ba pwedeng mataba pero underweight pala siya? May Okay. Ganun ba? Oo. Pabalik na rin natin, Maru, ano? Oo. Usually, payat ang mga bata pero mabigat. Oo. Okay. So magkaiba yung konsepto ng physique, yung nakikita ng mata, nakikita ng mata kung ikaw ay tama lang
ang tawag natin doon ay mesomorph, no? May iba naman payat, ang tawag doon ay ectomorph, at yung iba big body or big bones, ang tawag ay endomorph. Yun ay sa paningin. Oo, sa paningin lamang, di ba? Pero ang atin pong pinagbabasihan, mga ka-believers, ng health o kalusugan ng bata ay ang kanyang timbang. Kaya may mga bata na medyo balingkinita ng katawan, pero mabigat sila. Ang ibig sabihin, tama yung kanyang proportion, tama yung kanyang buto, pati yung kanyang mga body fats. So yun ang hahanapin po natin. Kaya huwag ho kayong ma-o-offend kapag sinabi ng iba na, oh, ang payat naman ang anak mo, Maru. Payat nga ang anak ni Maru, pero tama naman sa timbang. So yun po ang hinahanap natin. At yan din po ang pinaka-programa ng DOH at WHO para malaman kung ang bata ay normal or malusog at abnormal or tinatawag nating may mga comorbidities. Ayan, Maru. Bakit, Doc? Kapag ba pinabayaan natin na mataba ang bata? Kasi sinasabi nila, bata pa naman yan Hindi naman importante dahil hindi naman tataas ang presyon yan, hindi naman magkakadiabetes yan. Pero ano ang mangyayari sa isang batang mataba na napabayaan nga all throughout his life na mataba siya? Overweight. Oo. Yes. Kung mataas yung kanyang tinatawag na BMI, yung body mass index, o yung iba naman ang tawag ay standard deviation, lalo kapag ka sa health center o sa doktor sila nagpunta, inaalam muna ng healthcare professional, ng doktor, ng nurse, or even nutritionist at midwife, kung bakit malaki yung bata. Maaring ang batang ito ay tamad, lack of physical activity, hindi masyadong gumagalaw, lalo ngayong panahon ng pandemic, di ba? Or ang batang ito, kumakain inappropriately. Ibig sabihin, ang kinakain niya, more calories than he needs, no? Mas maraming sugar, mas maraming oil, mas maraming fats, kaya lumalaki siya ng ganun. So inaalam muna nila yung dahilan kung bakit ang batang ito ay malaki. Maaari din namang meron itong medical condition, kagaya ng binabanggit natin kanina, no? Na baka may problema sa kidney or other parts of the body. Now, ano ba ang consequence? Ang sabi nila, kung ano ang weight at height mo between 2 to 5 years old, it will determine your life forever. Ayan, ha? Kung normal ang iyong height at weight between 2 years old hanggang 5 years old, malamang magiging healthy ka throughout your life. Pero, Maru, kung ang mga ka-believers natin ay naniniwala sa maling akala na between 2 to 5 years old, dapat ang bata ay mataba, isip-isip, dahil ang batang mataba ay hindi healthy. A fat child is not a healthy child. Ano ibig sabihin natin? As early as 2 years old hanggang 5 years old, ang mga batang obese, masyadong mabigat ang timbang, no? Lumba-lumba, pwedeng meron silang mataas na kolesterol na hindi natin makikita. So hindi pala nasa edad yan, ha? Oo. Pwedeng nandun na sa loob ng bata at nagde-develop na. Pwedeng magkaroon siya ng high blood pressure, pero hindi natin alam dahil wala tayong pangkuha ng blood pressure sa bahay na pangbata. Ito pa, pwede tayong magkaroon ng heart disease sa ating mga bata. Yung kanilang mga puso, nahihirapan mag-pump dahil mabigat siya. Ano pa? Diabetes mellitus, Maru. Yes. Bata pa lamang, maaring magkaroon na ng diabetes. At ang mahirap nito, kapag masyadong mabigat ang bata, yung kanyang mga buto, sabi nga ni Dr. Rylan Flores, magkakaroon ng trauma. So magkakaroon ng bone problems ang mga bata masyadong malaki. At ito nga lang, Maru, napakasimple lang. Ang mga batang malalaki, ang baho ng pawis. Totoo. Very prone sila sa mga ganyan. Yung mga heat rash, no, nagkakaroon sa mga paligid ng tenga, nagkakaroon ng fungal infection dahil ang daming tiklop, pati ng mga acne. At yung iba, umiitim yung batok dahil nga nagkakaroon sila ng problema sa kanilang cortisol o dun sa adrenals. No? So mga ka-believers, yan ang mga simple, mga nakikita natin, mga nagkakaroon ng fungal infection, heat rash, mabahong pawis, at meron namang komplikado. Heart disease, diabetes, bone problem, blood cholesterol, tsaka blood pressure problems kapag ang bata masyadong tumaba or pinabayaang lumaki.
Nako, so huwag pabayaan ang inyong mga anak. At kung may mga tanong pa kayo, syempre pwede naman na tanungin ng diretso si Dr. Ato Basco, Marthony Ato Basco. Yes, so, hanapin lang nila ako Maru sa ating Facebook account, your friendly pediatrician online, or pwede na rin sa Doc Ato Basco. At pwede silang tumingin ng mga instructional videos para sa kanilang matutunan at mag-enjoy. Ayan. At tuwing Wednesday ba ang iyong live airing, Doc, sa Facebook? Yan. Oo, nagkakaroon pa tayo ng mga reformatting pero nagbibigay din tayo ng mga makabuluhan ng mga videos sa YouTube, pati na rin po sa ating Facebook channel o Facebook page para po sa ating mga kabilibers na concerned sa kanilang mga anak at sa kanilang kalusugan. Ayun. Thank you so much, Doc Ato Basco. Maraming salamat. Walang anuman, Marus. No? Maraming salamat din. At makinig pa po kayo kay Doc Rylan Flores at Dr. Edwin Bien. At ngayon, syempre, nandito na, pogi-pogi, parang hindi harassed, Dr. Rylan Flores, our orthopedic surgeon. Hi, Doc! Hello, hello! Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat, mga kabilibers. Good morning, Maru! Yes, Doc! Oo, alam mo, itong ating itatanong ngayon, may kinalaman sa aking dating classmate kasi nagtatanong siya kung pwede raw ba siya mag-file ng sickness benefits sa SSS kasi meron siyang sciatica. At bigla na lang yan ang nangyari ngayong panahon pa ng pandemya. Eh yung nga, ano ba yung sciatica, Doc? Ano bang nangyayari siya? Oh, well, ganito kasi yan. Unang-una yung sciatica is actually the inflammation of the sciatic nerve. May nerve yan, malaki-malaki. Siguro, mga kalahati ng daliri ko ang laki niyan. Or two-thirds ng daliri ko. Malaki-malaki yan. Malaki yan because yung pinakapuno niya is composed of several levels ng spinal cord. Mm-hmm. Ibig sabihin, itong si spinal cord, may branches na lumalabas sa kanya from L3, L4, L4, L5, L5, S1. Mm-hmm. Yung tatlong yaan, abay dumudugtong yan. Pag dugtong niya, yun yung nagiging sciatic nerve. At dumadaloy yan dyan sa may magmula sa likuran natin sa gitna ng puwitan, sa pisngi ng puwitan, hanggang pababa sa binte, hita, hanggang sa dulo-dulo ng paa natin yan. Kumbaga, yan yung isa sa mga main highway na ugat ng lower extremities natin. So, parang yan yung EDSA ng hita at binte natin. Kaya, kapag namagayan, apektado lahat. Parang, imagine mo si EDSA, pag nagbiyahe ka mula sabihin na natin Balintawak papuntang Makati, di ba tuloy-tuloy dapat ang daloy. Oo. Mga tipong pagdating mo dito sa may Muñoz, nagta-traffic, di siyempre ang traffic niyan halos mapupuno na yung intersection dito. Anong mangyayari? Walang halos dumadaloy na kotse sa kabilang dulo. Oo. Ganun na nangyayari sa sciatic problems na nagkakaroon ng bara. Dahil may bara doon, yung daloy ngayon hindi ganun kaganda. Kaya ang naapektuhan yung mga dulo. Kunyari yung hita, binte, hanggang sa paa. Paminsan, puwitan pa lang, nararamdaman natin yan. Ngayon, ang point dyan is, more often than not, pamamaga talaga yung dahilan yan or inflammation. Ayan yung mga drawings natin. Kaya, nagkaroon ng inflammation yan, ang apektado, hindi lang yung lower back, pero pwedeng lower back, sa may puwitan, sa may hita, sa likod ng tuhod. Tapos yung binti natin, paminsan hanggang sa paa na nga, na naapektuhan talaga yung pati paglakad at pagkilos natin. So para kang napipilay kapag ganyan, may sayo? Hindi pilay. Actually, para kang nababalda. It's more of the better description doon. Mm-hmm. Kaya medyo yung kilos at galaw ay talagang aapektuhan. But we have to differentiate the cause ng sciatica. Kasi, gaya na banggit ko, pamamaga sa area, pero paminsan kasi, mayroong tunay na mechanical impingement doon sa area. At kapag nangyari yon, hindi na medical ang problema. Ano ibig sabihin natin ng hindi medical? Pag medical kasi yung problem natin, ano nangyayari is, we need to treat it medically. At paano yan?
pinapapahinga natin, warm compress over the area, supplementation katulad ng vitamin B complex, mga anti-inflammatory na gamot, at talagang ibe-bed rest natin sila ng mabuti. Yeah. Pag nawala o nabawasan yung manlang, yung pamamaga na yan, then yung kilos at galaw manunumbalik sa dati. Mm-hmm. Unfortunately, kung mayroon talagang tinatawag na impingement, paano ba na-impinge? Maraming bagay yan kasi mapapansin natin yung tinatawag na spinal canal. Wow. Kung saan nandun yung spinal cord. Nandito yung buto, may canal dyan. Ito yung tinatawag na spinous process. Yan yung pagkakinakapa natin sa likod natin na may nakakapa tayong parang buto. Yan yung spinous process na yan. Yung gitna nun, yan yung canal na tinatawag ng spinal cord. So, maraming bagay kung na pwede mangyari para umipit dyan. At ano yan? Unang-una, kapag may aberya, eh meron kasing manipis na covering na ang tawag ay ligamentum flavum. Itong ligamentum flavum na ito, eh ang trabaho niyan ay protektahan ang spinal cord. Kaya lang, paano niya pinoprotektahan? Kung may nangyayaring aberya, nag-uumpisa siyang mangapal. Kung mangangapal siya, ang mangyayari niyan, hindi naman pwedeng mangapal palabas kasi nga nakasakop siya doon sa kanal. Ang mangyayari, pag nangapal siya, mangangapal siya papaloob. Kaya iipitin niya yung mismong spinal cord. Ngayon, ano pa? Pangalawa, yung mismong tinatawag natin na herniated disc. Yung kasing sa gitna ng mga buto, mayroong tinatawag na intervertebral disc na parang shock absorber yan. Iyan, eh parang donut ang description ko dyan, na may palaman. Yung tinapay, tapos may parang gelatinous na palaman. Oo. Kapag pumutok yung tinapay, yung palaman lalabas, di ba? Pwede ngayon umipit yan at mag-impinge sa spinal cord. Ano pa? Yung mismong joint na tinatawag na facet joints within the spine. Siyempre, dugtong-dugtong yan, may mga joints sa dulo. Pwede mag-arthritis. So kapag nag-arthritis yan, siyempre mag-iiba yung hugis, mangangapal, yung pagkapal yan, papaloob ulit. So ibig sabihin, maiipit at madadamay yung nerve roots or yung puno ng sciatic nerve. Kaya naaapektuhan sila. Unfortunately, pagka ito ay hindi mabawasan yung pamamaga, hindi na kasi medical ang problema. Mechanical na. Kaya pagka mechanical, ibig sabihin, maski isang tonelada ng gamot ibigay natin, maski pa physical therapy natin ng isang taon, hindi magbabagong kondisyon. Paminsan lumalala pa. If that is the case, then ang paggamot natin, eh hindi gamot, mechanical din, inooperahan natin. Kasi pinaluluwang na natin yung lugar na yan. Yung flavum na nangapal, tinatanggal natin. Yung disc na tumutukod, tinatanggal din natin yan. Yung kung minsan yung arthritis na nangyayari, itinatabas natin kung kinakailangan. Kaya lang, pag naapektuhan ang joint, medyo maaring may pag-uga doon sa joint na yan, kailangan nang mas stabilize. Unfortunately, pag sinabing stabilize, binabakalan na ho namin. So, nadadagdagan ang mga problema. That's the reason why, kung mayroong experiences na, hindi lang po back pains, ha? Ang experience na, sabi ko sa inyo, yung gumuguhit sa puwitan, sa likod ng hita, sa likod yung alak-alakan, o likod ng tuhod, hanggang sa binti, at pagkatapos hindi lang parang humihila, kung hindi parang may pamamanhid na kasama, at yung huli, yung lakas ng hita at binti, ay medyo nanghihina na. Paano malalaman yan? Pinatitingkayad po namin. Alamitingkayad, tiptoe. Oo. Diba? As kung hindi makatipto. Pag nagtipto ka, okay lang ng dalawang paa, di ba? Yes. Ang ginagawa namin dyan, pinatitipto namin sa kanilang hinlalaki, one after the other. Kasi dapat pantayan, di ba? Dapat kaya mo sarili mo eh. Pero kung mapapansin namin na pagtingkayad, yung isa okay lang, yung isa medyo babaling-baling, there's a possibility na naaapektuhan talaga yung sciatic nerve. So, ano ang dahilan niyan? Bakit ka nagkakaroon ng inflammation dyan sa sciatic nerve mo? Unang-una, for most, karamihan. Karamihan niyan, sa trabaho pa rin nakukuha. Sa kilos at galaw nakukuha. Whether or not it's forced because nagfa-fatig sila, napapagod at lahat. Or kung hindi naman ay biglaan. Alam mo yung
sabihin na natin hindi sila nagbuhat ng mabigat, ha? Kasi iba, sabihin, nagbuhat, di ba? May naikwento ko ilang episodes ago na ang binuhat, hindi lang isang sakong bigas, kundi ang binuhat niya, yung motorsiklo niya. Binuhat yung motorsiklo. Napakabigat ng mga ito. Pwede maging sanhi ng disc problems leading to sciatica. Pero yung iba, alam mo, hindi naman nagbuhat ng mabigat. Yumukulang. Naliligo. Tapos nalaglag yung sabon. Dinampot yung sabon ng biglaan. Ayun na, nagka-problema na sa likod niya. O kaya, maraming karga, nahulog yung ballpen. O kaya, isang pirasong papel lang. Pero bigla-biglang dinampot, pwede mangyaring magkaroon ng problema sa likod. So, alam nyo, hindi talaga siya kung gaano kabigat yung binuhat, tinarga o dinampot. It's more of kung ano yung itsura at pamamaraan ng pagdampot. Ang importante dyan ay, sa totoo lang, bawal nga yung muko. Ang dapat na ginagawa ay pinalalakas natin yung binti at hita kasi ang nangyayari dyan, pababa po tayo nang hindi yumuyo ko. Yeah. Ang kumikilos at nagpapababa sa atin, yung mismong hip joint and knee joint. Mm-hmm. So, kumbaga sasabihin sa, ito, parang pa-sexy ka naman pag magdadampot. Kasi pagdadampot ka. Parang kanamang banding sasabihin sa'yo. Oo, pero sa totoo lang, dapat kasi ganun yan. Yung likod natin, bumababa ng tuwid pa rin yan. Hindi yan dapat gumaganon pag may dinadampot. Exactly. Kaya yun parang ano natin, nakasanayan eh. Yuko, di ba? Kasanayan. Kaya nga, tinuturuan natin, yung mga lalo na yung mga nag-undergo ng physical therapy, tinuturuan natin, there's such a thing as we call back hygiene. Hindi yan hygiene, hindi yan yung ligo, sipilyo at ano. Ito, yung tinuturuan ng mga physical therapists at mga physiatrists at rehab med, tinuturuan nila kung paano umupo, paano humiga, paano bumangon sa paghiga, paano dumampot, paano magkarga, paano bumuhat. Lahat ng yan, tinuturo yan. That's what's called back hygiene. Yan kasi, kailangan yung prinsipyo malaman para lang hindi maapektuhan yung likod. Lalong-lalo na doon sa mga dehado na kasi dahil may problema na sila sa kanilang mga lower back areas. So, hindi to genetic, Doc, ha? Hindi to namamana. Nope. Nangyayari dahil sa ginagawa mo. Dahil sa pagkilos at paglap. Kung overweight ka ba? Mas malaki ang chances of sciatica. Alam mo, okay, overweight, kay payat, depende pa rin sa kilos at galaw yan. So hindi yan kasi sasabihin ng iba, aging na kasi, alam mo na, may edad na. Hindi po, kasi hindi lang po yung may edad ang nakaka-experience yan. As a matter of fact, ang mas nakaka-experience yan, yung working class. Ano ba yung working class? Abay, sa totoo lang, kung 18 ka lang na nagtatrabaho, pwede yung mangyari sa iyo yan. Kung ikaw ay 30 anos o 40 years old, pwede mangyari yan. Ikaw ba 50, 60, 70, pwede mangyari yan. So, habang ikaw ay kumikilos, gumagalaw, nagtatrabaho, whether or not na blue-collar worker ka, ibig sabihin yung mano-mano, nagbubuhat, nagkakarga, nag-ano, versus yung mga nasa computer lang. Mm-mm. Ibig sabihin, ito mga IT, BPO agents, mga online ang kanilang mga trabaho. Abay, kahit yun ang trabaho, pwede rin mangyari. Pwede rin, sa sobrang pag-upo naman. Yes. Oo, sa kakaupo naman. Kasi, kaya kailangan pala tumatayo natin, kayo pa. Exactly. Yung pag-upo kasi natin, abay, hindi ibig sabihin nakaupo, wala kang ginagawa. Hindi po. Ang muscle kasi, 2 kilos yan. Yung tinatawag na isometric at isotonic contractions. Yung isa, ayan, kilos ng galaw ng muscle, di ba? Mm-hmm. Yung pangalawa, yung muscles na talagang kumikip-kip lang at ang kilos niya ay para lang ma-maintain yung ating postura. Ibig sabihin, para hindi tayo lumagapak sa lamesa, hindi tayo lumagapak sa kalye o sa sahig. Yun yung mga kilos at galaw na hindi natin napapansin kasi nga hindi tayo literally gumagalaw. But our muscles are continuously being strained enough para ma-maintain yung posture natin. Kaya napapagod din. Tama yung binanggit mo kanina na dapat tumayo. As a matter of fact, if you'll be in front of the computer, we do recommend every hour po, tumayo kayo, lakad, balik. At pag hiniritan ako, lalong-lalo na noong unang panahon, bago mag-pandemia, sinasabi,
Dok, yung bisur ko, ayaw akong paggalawin doon sa ano. Okay. Ito ang gawin ninyo. Kaya ngayon, marami nag-work from home. Dok, yung aking maliit na silya at gilid lang ako ng kama ng lalamesa lang at nag-aayos ng, para makapag-work from home. Ganito lang po yan. Abay, tumayo kayo every hour. Pagtayo ninyo dahil wala kayong mapuntahan, yung silya ninyo ikutan yung 3 beses para kayo nag-merry-go-round. Parang Crypto Jerusalem. Exactly. At pagkatapos, upo kayo. Ayan. That is movement enough para ma-stretch. Tapos and usually for ergonomics, we teach some forms of exercises na habang nakaupo, ginagawa. Paminsan yung iba pa nga, hindi mo nalalaman, nag-e-exercise na pala habang nakaupo sila. Kasi nga, kailangan natin ma-stretch itong mga muscles na to. Kasi nga, kumikip-kip sila para lang ma-maintain yung posture na. Okay. At kung may tanong pa po kayo kay Doc Rylan, ito naman, open naman ang kanyang Facebook page. Doc Rylan lang po. Diyan po tayo. May mga, kung gusto nyo pong magtanong, sagutin po natin. Yung iba, kumukonsulta rin po. Just schedule it. At, kung gusto ko lang batiin nga pala kasi kahapon was pre-eclampsia day, yung mga sa buntis yan. Mm-mm. Congratulations po sa mga lahat ng OB at isa yan sa mga kanilang, grabe natawa ko sa mukha ko. Isa yan sa kanilang advocacy para maprotektahan kasi marami talagang namamatay dahil sa alta presyon sa pagkabuntis. Para may nararamdaman pa rito. Kaya natawa nga ako sa itsura ko dyan. Thank you so much, Dr. Rylan Flores. Maraming salamat. See you next week.